Hi guys, Ria Gallier the vlog once again. In today's vlog, I will tour you in Lunita Park or Rizal Park. Ayan, natatanong na po natin from the road, Rizal Monument. At ito nga po sa entrance, makikita rin natin ang giant Philippine clouds. Ayan, marami po yan. Pero isa lang po yung malaki talaga. And ayan, makikita po natin na napakaraming tao nagbabanding all around. Ayan. Ayan, continue lang po tayo ng lakad dahil itutour ko po kayo all around Rizal Park or Lunita Park. Ayan, nagatinda ang bulaklak nga po yan ng gumamela. Yellow gumamela. Talaga namang gatindahan ako. Kaya ayan, kinaptured ko rin para sa inyo. At nakaka-relax po talagang tingnan ang mga flowers sa paligid natin. Before I continue this vlog, I just wanna use this opportunity to say thank you once again to all my followers, my supporters, and to all who continued follow to my Facebook page, to my Facebook account, to my YouTube channel, to my TikTok, Ria Gallardo Vlog. Ayan, diba guys, napakaganda naman talaga ng bulaklak na gumamela at napakalalaki po ng bulaklak niya. All around po yan, all around Lunita Park or Rizal Park. Awesome. Ayan na po, may mga vlogger din ako. May mga kwapa about vlogger tayo na talaga namang kinakapture din ang buong Lunita Park or Rizal Park. Ayan ang giant vlog natin, Philippine vlog. Pagpupugay sa pagpasok natin sa Rizal Park. Ang ating Philippine flag. Ito naman po ang maliliit na flag din. Kabilaan po yan. Ayan, ayun sa kabila. Meron pa. Ayan man, talagang napakaraming tao guys. Talagang hindi mapipigilan. At yan po ay karamihan. Makikita natin ay yung magkukulong. Couple, family bonding, at yung tawagin, sabihin na natin mag-jowa or mag-girlfriend and boyfriend. At yan na nga po ang Jose Rizal National Monument na itinatag noong 1913. Ayan, basahin na lang po natin para malaman po natin ang kabuuan kwento ng Jose Rizal National Monument. Na makikita po yan natin sa buluwagan ng pambansang Pasyalan. Ito po ang Rizal Park or Lunita Park. Ayan po ang Rizal Monument. At makikita po natin na talaga namang napakaraming tao guys. Ito po ay bandang hapon na po ito. Yung captured natin. At ito na nga po para makita niyo po ang harapan at likuran, ginamit ko naman po ang dual camera natin. At ayan, once again, I would like to use this opportunity to thank you to my son-in-laws and to my daughter. Ayan, dahil gift po nila ito sa akin last January 1st, ang birthday po natin. Maraming salamat sa napakagandang cellphone. Narigalo sa akin ng anak ko at ng manugang ko. Ayan, thank you so much. And guys, mapapansin nyo na talaga namang napakaraming mga bata or childrens na babanding dito kasama ang kanilang guardians, parents, or maybe ate, kuya. At mapapansin nyo rin na ulitin ko, maraming mga shishota or let's say nga girlfriend and boyfriend or in relationship. Nagbabanding po dito are talaga namang nakaka-relax na magpasyal po or mag-standby dito po sa Rizal Park. Ayan, kaya kung kayo ay may girlfriend, may boyfriend, subukan niyo pong dito magtambay sa Lunita Park at talaga namang, or sa Rizal Park at talaga namang mag-enjoy kayo guys dahil bukod sa napakaraming pwedeng paglibangan or nakaka-relax na kapaligiran, nakatanawin,
Talagang may enjoy niyo ang maghapon at talagang hindi naman sapat ang maghapon, guys. Hanggang gabi, dahil sa gabi naman po ay iba naman ang kagandahan ng paligid dahil na po marami kayong makikita. Kaya panoorin niyo po hanggang sa dulo ng video nito para malaman niyo kung ano nga bang sikreto ng Rizal Park sa tuwing gabi at tuwing araw. Ayan, itutur ko po kayo mula tanghali po yan hanggang sa gabi dahil bumalik po ako after mag-attend po ako ng misa sa Quiapo. Bumalik ako niyan. Ayan, nakakumagit ay nasa likuran ko. Ayan, di ba magka-banding sila? Talaga namang ang sasaya nila, mga bishi, guys. So, kaya ano pang hinihintay niyo? Tara na at mag-banding tayo sa Luneta or sa Rizal Park, ang pambansang pasyala ng ating bansang Pilipinas. Ayan. At yan nga po, tuloy-tuloy lang kong lumakad. Umikot po ako niyan. At iyan nga po ang isa pang entrance, yung itinuro ko sa likuran. Sa likuran ako nang galing kung saan makikita po agad natin ang pambansang club natin at ang pambansang monument ang ating bayaning si Gato si Rizal. Ayan. Napakaganda, guys. Ayan. Tingnan niyo ang kapaligiran at talaga namang marirelax ang maghapon niyo. Lalo na po kung may mga bata kayo, I recommend pumunta po kayo sa Rizal Park at talaga namang mag-enjoy ang mga anak niyo or mga apo niyo. Ayan. Napakaganda po talaga. Lalo-lalo na po sa gabi. Dahil makikita niyo po ang napakagandang giant dancing fountain na may iba't ibang kulay. At talaga namang babalik-balikan niyo po kung kayo ay may mga bata at lalong-lalo na pong kung gusto niyo mag-relax tulad ko na gusto po talaga ma-relax ako pag ako'y lumalabas para iwas sa isipin tayo ng mga negative vibes. So, kailangan natin na yung mga nakaka-relax na tanawin. Ayan, kaya samahan niyo po ko na itour ko kayo dito sa Rizal Park. Ayan, napakaganda naman talaga mga mare, mga bishe, mga mami, sayan. Kaya kung may mga anak po kayo, I recommend dito po kayo mamasyal sa ating pambansang pasyalan, ang Rizal Park. Once again, bago ko tapusin ang video nito, don't forget to follow Ria Gallardo Vlog and subscribe to YouTube channel. To my TikTok and Facebook account, Ria Gallardo Vlog lang po. Ayan, patuloy lang po akong naglakad niyan from entrance hanggang sa kabilang dako po tayo. Sa kabilang ibayo, ayan, nakita niyo may mga park po dyan na may playground na pwede naman talagang mag-enjoy ang mga anak niyo. Ayan, makita niyo pa ang dami-dami mga bata kasama ang mga magulang nila. Ayan, napakaganda po talaga mga mamis. Ayan, kaya may idea na po kayo kung saan nyo dadalhin ang inyong mga girlfriend. Girlfriend na lang kasi hindi naman maganda na girlfriend ang magdala sa boyfriend, diba? So, Philippine ano pa rin tayo. Philippine tradition na kailangan lalaki ang gumagawa ng effort para sa kanyang minamahal na babae. Ayan. Yan po ang... At ayan, may meron din po dyang concert area. Ayan, talaga namang napakaganda, guys. Kaya, naku, I recommend or tapusin niyo po talaga ang video nito dahil maraming marami po kayong makikitang nakakakit na kapaligiran at talaga namang pagtinuntahan nyo ay babalik-balikan nyo ang Rizal Park, guys. Ayan, makita nyo yung paligid na yan. Napakaraming pwedeng paglaruan ng mga bata or pwede nating pang istambayan para naman po ma-relax ang ating maghapon. At ako nga po ay naabot ako dyan ng gabi, halos sa iyo ko pang umuwi. Kung hindi nga lang po, nadahilala din ako na siyempre naman mapupuyat sa mga pag-uwi ko ng bahay, marigising yung dadatnan ko kung ako'y uuwi ng sobrang late. Ayan, kaya umuwi din po ako na.
And here, guys, let's go continue walking. I will tour you again to the other side. This is a park na marami pong nagpi-play ng tulad ng cheese. Meron din pong nagpi-picnic sa loob ng park na ito na tinuturo ko. At marami din pong mga bata na naglalaro tulad ng tennis or ping pong. Ayan, marami pong naglalaro dyan na kasama ang parents nila. At meron din pong palikuran or comfort room. Siyempre, kailangan po natin yan. Nandyan lang din po yan sa likuran ko. At siyang itinuturo ko naman po, ayan na po yung plaza talaga na kung saan makikita natin yung dancing fountain sa gabi. Ayan, sa araw po kasi or sa umaga na hawak ng fountain. Ayan, may mga vendors din po natitinda ng ice cream, mga snack po natin. May natitinda ng banana queue. May nagtitinda ng mga laruan para sa mga bata. Kung wala po kayong dalang laruan, pwede kayong bumili. Kaya wala po talagang problema. Pagdating naman po sa mga drinks, bibili po kayo niyan doon sa entrance or sa bago po pumasok ng Rizal Park. Nasa labas po ang mga drinks. Hindi po siguro allowed na magtinda ng drinks sa loob. So, bawal po kasi ang wine. Strictly prohibited po ang wine na magdala sa loob ng Rizal Park. At yan po, i-continue na lang po ang panonood at talaga namang iikot po kayo. Wala po ako dyan, hindi ipapakita sa inyo. Lahat ko yan ay itutur ko sa inyo para po may idea na kayo kung gaano kaganda ang Rizal Park. So, sa susunod ay kayo naman ang pupunta dyan. So, sa pamagitan ng video kong ito, sana po ay makatulong ako sa inyo na magkaroon kayo ng idea kung saan naman ba yung next na adventures or pasyalan na kailangan yung puntahan. So, I recommend po ang Lunita or Rizal Park. Napakaganda po ng maghapon na yan, guys, dahil hindi po siya ganong mahinit. Talaga po ang sarap maglakad. Kita niyo naman po ako, talagang naglakad-lakad po ako niyan sa palibot po talaga. Umikot-inikot ko po talaga at pinuntahan ng bawat sulok ng Lunita Park para po, or Rizal Park, para po makita nyo. At para naman po sa susunod ay alam nyo na kung saan kayo pupunta. Diyan po ang mga pwede, pag may naku-concert, diyan din po ang puntahan. At pwede rin tayo manood kung may mga naku-concert diyan na may mga artista minsan, at minsan naman ay may mga prayer meeting din. Ayan. Sa ibang reliyon. At nandyan din po ang Quirino Grandstand na marinig po natin talaga na nagmimisa sila. Ayan, diba guys? Napakaganda ng paligid, guys. At talaga namang makaka-relax. Ako naman po talaga ay relax na relax po ako pag nandyan. Ayan, pasukin po natin yan. At makikita nyo ang dami-daming mga batang naglalaro kasama ang magulang nila. Nagpipiknik nga po ang kadalasan. Halos lahat po na pupunta dyan ay may dalang mat. At may dala silang pangkain. Ayan. At yung iba naman po ay bumibili na lang sa Jollibee. Dahil may Jollibee naman po sa harapan ng Rizal Park. At marami din pong natitinda ng mga pangkain na yan. Street foods, ika nga. Napakaganda, guys. O, diba, makikita niyong kapaligiran, nakaka-relax talaga. Kaya, sa ngayon po, itong dahil malapit lang po sa Quiapo yan. So, yan po ang favorite kong puntahan pagkakatapos ng misa sa Quiapo. At dahil lagi naman po ako mag-isa, so kailangan ko po talaga yung nakaka-relax na kapaligiran. Yun po ang gustong-gusto kong pagtambayan dahil halos lahat po ng malls dito sa malalapit ay napuntahan ko na, kung kaya naghahanap naman po ako ng ibang lugar na pwede ko naman pong i-share sa inyo kung gaano kaganda. At ito nga po ang content ko ngayon na gusto ko po talagang i-share sa inyo dahil alam ko pong napakarami ang gustong pumunta sa Rizal Park or Lunita Park. At talaga naman pong I recommend po kasi talaga pong napakaganda na po talaga ngayon ng Rizal Park. Compare noon po, sobrang ganda po ngayon. Kasi noon po wala siyang gaano
laruan or playground, walang ganong yung mga recreation na nakakatuwa. Kaya guys, continue na lang po ang panonood ng content kong ito. Ayan, talaga namang inare-recommend ko po sa inyo na hindi-hindi kayo magsisisi sa maghapon na pagpunta po dito or pamamasyal sa Rizal Park. Ayan, makikita nyo naman po na talaga namang napakaraming pamilya ang nagbabanding dito sa pambansang pasyalan natin. Ito naman guys, ang park na ito ay ito po yung Japanese Garden. Ayan, it reminds na po nung nasa Singapore ako, ang Japanese Garden po pala ay pari-pariho ng design. And makikita nyo may peace pan din. Ganyan din po sa Singapore, ang Japanese Garden. Halos yung design po nila ay talaga namang walang pinagkaiba sa Singapore. Medyo malaki nga lang po yung Japanese Garden sa Singapore. Ayan. Pero sa mga design po sa loob, halos magkapareho po sila. At ayan nga po, kung sari mga butang tayo ng hulan, marami din pong masisilungan dahil may mga shade po sila or may mga kubo. Ayan, makikita nyo naman po. Ayan guys, napakaganda naman talaga ng kapaligiran po ng Japanese Garden. Dito yun ang po yan matatagpuan sa kanang bahagi ng Rizal Park. Ayan, makita niyo po ang dami-dami nagbabanding dyan at pipiknik at subipan pa rin ng mga maingay at ay natutulog. Ayan. Ayan, wala problema po. Yan ay pwede niyong silungan. Pag abutin kayo ng ulan dyan, pwede po kayong malawak po yan. Malawak kang masisilungan dyan. Kaya walang problema po kung sakali man na abutin kayo ng ulan. Ngayon, makikita nyo naman po yan na talaga namang sinadya kong i-captured para po sa inyo. Para may idea po kayo. Talaga namang habang napipilming po ako ay natutuwa po talaga akong magtingin sa paligid, sa kapaligiran. Dahil talaga namang it's amazing, it's a relaxing place. Ayan, makikita niyo po ang sayasayang naglalaro yan nga pong Japanese monument. Yan, dami nagpipicture taking po dyan sa Japanese monument na yan. Ayan, pagpatuloy niyo lang pong panonood, talaga namang masisiyahan po kayo and I hope na nabigyan ko po kayo ng kaunti relaxing or idea na place where is going to be. Lalong-lalo na po kung gusto nyo ipasya lang mga kids or kiddos nyo. Ayan, nagandaan po ako sa bulaklak ng puno na yan. Kaya naman talagang ginawan ko ng paraan para ma-capture yung bulaklak niya. Ayan. Ay, ganun pala siya. Parang ito pala yung sinantan na talagang malaki na siya. Naging malaking puno na siya. Sinantan pala siya. Ayun ko lang nakita sa video kahapon. Hindi ko ganun ma-identify yung flower. So, yan. Napaganda yan, may napipiknik. Nakikita nyo naman guys na walang problema sa pagpipiknik. Basta sundin nyo lang po ang higpit na pinagbabawal ng pambansang pasyalan ng Pilipinas. At nandyan po ang mga guidelines. Ipapasilip ko pa rin po sa inyo at takinggan nyo po mabuti ang sinasabi ng guidelines na kung ano yung dapat at hindi dapat na ginagawa sa loob ng pambansang pasyalan. Ipapasilip po pa rin po yan sa inyo at hayaan niyo pong mabuti kung ano ang bawal at hindi dapat or hindi bawal. Sumunod lang po tayo para po tayo ay hindi mapaparusahan sa paglabag. Ayan, yan po di po ba na palaking silungan. Kaya walang problema kasi talaga naman pong malaki yan. Sa dami ng tao siguro naman ay magkakasya pa rin na sumilong dyan. Kung sakaling abutin tayo ng ulan sa ating pamamasyal. Yan, diba guys? Talaga namang nakaka-amaze. Again, maraming maraming salamat po sa patuloy na panonood ng content nito at pakishare nyo na rin po para naman may idea sa mga friends nyo or relatives kung saan sila pupunta, lalo na kung may mga bata kayo or may mga anak na maliliit pa or kahit adults nga po, talaga namang nakaka-relax na puntahan ng Rizal Park. At ako nga po habang napipilming, hindi po ako talaga nakaramdam ng pagod pag nandyan po ako sa Rizal Park. Kasi talaga pong bukod sa nakaka-enjoy at nakaka-relax,
Malilimutan nyo na magtingin sa orasan. Here guys, I will show you the dancing fountain. At dahil nga po may music ito at tinawag nating dancing fountain, so nag-voiceover na lang nga po ako para pumalis yung music at papalitan ko na lang po siya ng sound effect na kinanta ko. Para iwas copyright po tayo para hindi masayang ang effort natin. Thank you so much guys sa panonood and I hope to see you again for my next vlog. And thank you to all my supporters. I heart you all. God bless us. Ang iyong kaawa ay pambawa.
suporta Rina Gallardo Blanc. Mama by Smoky Mountain, Rhea Gallardo Vlog.
guys, nandun na sana bumalik kami. Kasi biglang nagka-fireworks. Fireworks po bigla dito sa Quirino Grandstand. Ayan, nandun na kami sa sakayan, bumalik kami. Ayan, dami bumalik guys. Wow! Awesome! Napapanood din ang fireworks. Dito pa yan sa Quirino Grandstand. At ito naman yung ano. Wow! Awesome! Wow! Oh my God! Wow! Yes! Wow! It's amazing! Look at the birds. Bugs. Bugs. Look at the bugs. Too much. Awesome. Pauwi na sana guys. Bumalik. Ang daming bumalik. Para makapag-video sa fireworks. Oh my God! Sa Quirino Grandstand po yan. Ayan. Tapos ito naman yung fountain. Okay na.